Hi guys! Andito pa rin tayo sa Taiwan. At for today's video, kakain tayo ng lunch. At dito nga daw tayo sa Fisherman's Dishes. So dito guys, sa labas pa lang, sobrang maaamoy nyo na yung mga amoy ng seafoods. At yes, sobrang nakakatakam sila. At ayan! Dito nga sa labas guys, iba't ibang klase ng mga seafoods ang makikita nyo. At kung sa Pilipinas, ito yung dampa style natin. Pero sa kanila, ito nga yung tinatawag nila dito ng mga fisherman's dishes or iba't ibang resto na nag-o-offer ng mga fresh seafoods at ipapaluto nyo. Pero for today's lunch, meron tayong crab sticks, fried tofu ata yun. Siyempre, hindi mawawala ang veggies, rice. Ito, para siyang curry style na hindi ko maintindihan na kaldereta pero masarap. Ito naman seaweeds. Hindi ko siya tinry kasi hindi ako fan ng seaweeds. At siyempre, meron din tayong pansit at this time, ang ginamit nila dito ay sotang hon. Here at the side, meron ulit tayong tofu na ito. Maanghang din to kaya hindi ko siya tinry. And wait, there's more. Meron din sila ditong fried chicken or fried seafoods na hindi ko alam. Pero guys, sobrang sarap nun. So ano pa bang hinihintay natin? Thank you Lord God for all the blessings, Kevin. Eto na, kumain na tayo. Come on, let's go. First to try is their pansit sotang hon. At ang lasa nito, lasang chapchay. Kaya naman 10 out of 10. Sobrang busog-lusog tayo dito. Pagdating naman dito sa may fried chicken or fried seafood, sobrang sarap nito. Ang sarap ng mga spices na ginamit at yung chicharap, kalasa nga yung chicharap ng Chowking. Pero guys, promise, iba yung coating na ginamit dito eh. Sobrang flavorful, 10 out of 10, bet na bet ko yon. Pagdating naman dito sa caldereta slash curry type na pagkain nila, medyo malalasan yung parang Indian taste. Pero all in all, masarap din naman siya. At syempre, may humabol. Ito yung kanilang tilapia style. At yes, ang sarap niyan. Uy, wait, meron pa free taste. At kung nag-iisip kayo ng mga bibilihin dito sa Taiwan, recommended ko itong boba chocolate. 10 out of 10. Sobrang nakaka-addict yan. Promise! Yum, yum. Kung mahilig ka sa mochi, huwag kang mag-alala kasi available din yan into different flavors. At yes, lahat ng mochi dito ang sarap. Isama nyo na rin yung almond chocolate nila na 10 out of 10. Sobrang nakaka-addict. Mm. Dumaan nga rin pala kami sa market nila at meron sila mga dried fish na sayang hindi namin na-try at bawal daw to iuwi ng Pilipinas. At sana sa susunod na balik natin dito, matry na natin yung mga hindi natin na-try. So ayun lang for today.